isang napakaganda at bagong bukas na Bali-inspired resort ang aming in-explore dito sa Bayan ng Kalatagan. Sa episode na to, samahan nyo kami sa Union Resort at i-share namin ang isa sa napakagandang experience at sulit na getaway destination na aming napuntahan. Ang Bayan ng Kalatagan ay kilala sa magaganda nitong resort, White Sand Beach, at minsan na din itong tinawag na Little Boracay of Batangas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at i-travel eats na yan! Ang check-in time namin sa Ionian Resort is at 3 p.m. pero nag-decide kaming umalis ng mas maaga dahil may mga side trips pa kami na pinlano bago pumunta sa resort. Ang Kalatagan ay nasa dulong bahagi na ng Batangas at aabuti ng 2 oras ang biyahe namin magmula dito sa Lipa. At mga 3 oras naman kung manggagaling kayo sa Manila. Siguradong mai-enjoy nyo din ang biyahe dahil sa ganda ng mga bayan na inyong madadaanan. Pagdating nyo sa Kalatagan, mapapansin nyo na kagad ang naglalakihang mga puno at napakalawak na lupain. Sobrang nature vibe talaga at i-expect nyo na kagad ang stress-free na experience. Dumaan nga din pala kami sa Lago de Oro Resort and Wake Park, pero sa ibang vlogs na namin i-share ang experience namin dito. Siya nga pala, sa mga bago lang sa page na to, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and follow na din ng Facebook page and YouTube page namin. Balik tayo sa biyahe. Ang Ionian Resort ay located sa barangay Bagong Silang, Kalatagan. Kaya bukod sa dulong bahagi ng Kalatagan, halos nasa dulong bahagi pa ang barangay na pupuntahan natin. Pagdating dito sa may arko ng barangay, kailangan nyo ng bagalan ng takbo para hindi nyo malagpasan ang mga barangay officers kung saan magbabayad kayo ng 30 pesos environmental fee. Sir, dito po yung Ionian Resort. Ay, sige po. Sa puntong ito, nalagpasan na nga namin ang Ionian Resort at kinailangan na naming magtanong sa mga taga dito. Dahil bagong bukas pa nga lang ang resort, hindi pa pamilyar sa mga taga dito yung resort. Sa wakas at nandito na kami. Buti na lang at malawak ang parking space nila at madami ding mga resort staff na mag-a-assist na ibaba ang mga gamit nyo. Ito nga pala yung Ionian Resort, nasa kaliwang bahagi, at yung mataas na pader naman na yan ang pwede nyong landmark para hindi nyo na malagpasan ng resort. Tinry din namin mag-waste pero kagaya ng nakita nyo, naligaw pa din kami. Siya nga pala, pumunta nga pala kami dito 2 months ago pa, kaya ang mga rates na i-share namin ay pwede nang maiba. Nag-rent kami ng cabana for 6,000 pesos per night on a weekend and 5,000 pesos naman during weekdays. Good for 4 packs na siya per cabana, kaya nasa 1,500 pesos lang each kung 4 kayo. Sulit na, di ba? Meron ng 2 queen-size beds, air-conditioned room, smart TV with access to Netflix and Wi-Fi, merong mini-fridge, and smart house or room na din nga pala ito. With high-tech door locks, as you can see, mirror, and pati ang toilet nila. Nabundok! Smart! Go here, Tati! Paglabas mo dito, let's skip to the good part. Wow! Let's skip to the good part. Tati, sing! Oh, let's skip to the good part. May access to the pool ang lahat ng cabanas, kaya not your typical experience ito, lalo na dito sa Batangas. Bukod sa napakagandang pool na yan, matatanaw nyo din ang dagat ng Kalatagan. Sobrang galing ng design nila sa resort na to at tropical na tropical vibe talaga. Nakakapawi ng pagod. Tati wants to go to swim already. Baligtad, Tati! Ah, Daddy will help, Daddy will help. Baligtad. Yes po, yes po. Kiss mo na, Daddy. Kiss.
Ito yung view ng 10 cabanas nila with the infinity pool at ito naman yung restaurant nila na overlooking ang beach ng Calatagan. Hello! Tati girl, enjoy swimming! Enjoy, tati girl! Picturean kita mamaya. Kunin natin yung ano, video to. May access din nga pala ang lahat ng guests ng Ionian Resort sa beach, kaya may option din kayo na maligo sa dagat. Ito yung napakagandang view sa may restaurant nila. Sobrang nakaka-relax talaga. Tamang-tama to sa mga nag-work from home. Imagine ninyo ganito yung view nyo habang nag-work. Since bagong open pa lang ang resto nila, eh wala pa silang actual menu. Nag-order na din kami ng food for our dinner later. You can also order in advance lalo na kung fully booked ang lahat ng cabanas nila. Napakasarap magbabad sa pool nila at sobrang sinulit talaga namin ito, lalo na yung anak namin. Meron na din silang provided na floaters para sa mga chikitings at may lifeguard or kuya na din to ensure the safety ng lahat ng naliligo. Sa sobrang chillaxing makakatulog ka na talaga dito sa mga duyan sa tabi ng cabanas at beach beds nila. Ang resort na to ay pet friendly na din, kaya pwede nyong isama ang mababait nyong alaga. Munti ko na nga palang makalimutan. The accommodation also comes with a complimentary breakfast na good for 2 to 4 packs na din. Kaya dinner na lang talaga ang pamumroblemahin nyo. You can also bring food pero not allowed ang cooking. Pwede nyo nga din pala kaming i-follow sa YouTube page namin kung saan ipopost namin ang complete video ng Calatagan experience or getaway namin.
Hello! Chillax na chillax kayo, yung mga hamak. Nako, nakakita kami ng typhoon doon. Ang ganda, wow. Kaya lang the little girl is scared. Ang ganda ng view ng budadag sa gabi, oh. Yun, the light. Yes, kitang-kita dito. Pagsapit ng gabi, eh, mas kakaibang experience at saya ang mararamdaman nyo dahil sa ganda ng view ng resort nila. Yung infinity pool nila, eh, meron ding relaxing vibe dahil sa iba't ibang kulay ng ilaw at kabanas na tipong sa ibang lugar nyo lang makikita. And this is sinigang na, wow, sinigang na hipon. It's low fat already. Ito naman ay chicken, grilled chicken. Sobrang affordable din and value for money ang food nila dito. Buti na lang at dito na din kami nag-decide mag-dinner. Good for sharing ang food nila. And yung sinigang na hipon, bukod sa masarap na, eh, sobrang dami din ng servings. At more than 10 yata na hipon ang nakalagay dyan, which is favorite ni Mrs. Yung grilled chicken nila, sobrang dami din ng servings at medyo nahirapan kaming ubusin. Nag-enjoy kami sa food kaya mas lalo patuloy kaming na-excite sa breakfast nila the next day. Madami yung rice, serving or portion ng food nila. And gumastos lang kami dito ng less than 1,000 pesos na pwedeng good for 3 adults na rin. Nag-request din pala kami na mag-dine-in in front of the pool since medyo malikot pa si Tati Girl sa upuan at mahihirapan din kami na mag-enjoy sa food. Pero it's best na mag-dine-in inside their restaurant overlooking the night view ng dagat nila. Sobra ayaw paawat! Umiyak siya parate. Ask your name. Mai-enjoy nyo ding makibonding sa iba't ibang mga guest ng resort na to since napaka-friendly and peaceful talaga ng vibe nila dito. Good morning. Ito na siguro ang pinaka-favorite kong part dito. With just 6,000 pesos and good for 4 packs, mai-enjoy nyo na itong napakasarap nilang breakfast buffet. Sana eh masustain talaga nila ito at sobrang ma-develop pa ang resort na to. For sure eh babalikan namin ito together with our relatives and friends. Highly recommended and truly one of the best resorts na napuntahan namin here in Batangas. Sa mga oras na to eh tulog pa yung anak namin kaya sobrang in-enjoy muna namin ang breakfast. Hindi na kailangang explain pa ang food at kita nyo naman, very appetizing sa itsura pa lang and meron pang available na fruits. You can also order coffee or chocolate to complete your breakfast experience. Overall verdict, 5 out of 5 stars ang experience namin dito. Yes, meron pang mga minor improvements needed since bago pa nga lang sila, pero that's what makes it more exciting. Para there's something to look forward sa pagbalik namin. Thanks for watching and sana nag-enjoy kayo sa share naming video. You can visit their Facebook page for reservations and for inquiries. Again, this is Pat and iTravelits na yan!